Kabanata 5461. Si Mrs. An ay palaging kumbinsido sa feng shui. Ang pamilya An ay nakaranas ng maraming paghihirap sa panahong ito. Ngunit nagawa nilang gawing swerte ang malas. Ito ang nagpaparamdam sa kanya na ito ay pabor ng langit para sa pamilyang An para sa pagbibigay ng higit na atensyon sa feng shui. Ito ay nangyari na si Mateo ay nasa Ores Hill sa lahat ng oras. Kaya naisip niya, bago umalis papuntang Ores Hill, hihilingin niya sa kanya na tingnan ang feng shui ng bagong bahay. Tubos na iginagalang ni Mateo si Mrs. An, at natural, hindi niya tatanggihan ang kahilingang ito. Not to mention na meron ding relasyon kay Charlie, na mas obligado. Nang makitang kaagad na pumayag si Mateo, hindi naiwas ang magpasalamat ni Mrs. An. Kung gayon, salamat, Mr. Hong. Ang bagay na ito ay hindi makakaapekto sa iyong orihinal na plano, tama ba? Nakangiting sabi ni Mateo, matagal ko ng planong manirahan sa Ores Hill. At kahit ang buong Tazen daw ay inilipat dito. Talaga, nagtatakang tanong ni Mrs. An, bakit bigla kang gumawa ng ganoong galaw? Isang mahalagang desisyon. Sinabi ni Mateo, ang kapaligiran sa Ores Hill ay mas angkop para sa aming mga martial arts na magsanay. At naniniwala din ako na ang lahat ng mga disipulo ng Tazen daw ay makakamit ang iba't ibang antas ng tagumpay dito. Mayroon na ngayong higit sa 200 miyembro ng Tazen daw sa Ores Hill. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Umiti si Mrs. An at nagsabi, kung gayon, magpapasalamat muna ako kay Mr. Hong. Mabilis na sinabi ni Mateo, Mrs. An, bakit ang bait mo? Kailangan mo lang magsabi ng isang salita kung kailangan mo akong gawin anumang oras. Lalabas talaga ako. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinabi, nga pala, Ginang. An. Pakiusap sa isang tao na ipadala sa akin ang address ng bagong bahay, at pupunta ako upang tingnan ngayon. Nagmamadaling sinabi ni Mrs. An, okay Mr. Hong, may magpapadala ako sa iyo ng address ngayon din. Nagpasalamat sandali si Mrs. An at nagutos na may magpadala ng address kay Mateo. Tiningnan ni Mateo ang address na pinangalan ng Juan Liu Villa, ibinigay ang telepono kay Romana, at hinimok. Romana, mag-navigate muna tayo dito. Matapos ipasok ang address sa nabigasyon, nagulat na sinabi ni Romana. Guro, ang lugar na ito ay napakalapit sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Nang marinig ito, mabilis na tiningnan ni Mateo ang navigation screen at nalaman na ang Juan Liu Villa at ang Champs Elysees Hot Spring ay pinaghihiwalay lamang ng ilang bundok. At ang distansya ng tuwid na linya ay wala pang 2 kilometro. Nagulat siya at sinabing, ito, masyadong malapit ito. Nag-zoom in si Romana sa mapa, tumingin sa impormasyon ng kalsada sa mapa, at sinabing, Guro, bagamat medyo malapit ang distansya ng tuwid na linya. 2 kilometro lamang ito, ang lugar na ito ay isang dead-end na kalsada. Kung talagang nagmamaneho ka mula sa Champs Elysees, may distansya pa. Ni-reset niya ang nabigasyon, itinakda ang Juan Liu Villa bilang destinasyon. At itakda ang Champs Elysees Hot Spring Hotel bilang destinasyon. Bilang panimulang punto, mabilis na kinakalkula ng nabigasyon ang ruta. At ang buong paglalakbay ay halos 5 kilometro. Matapos makita ni Mateo ang ruta, nakahinga siya ng maluwag. Alam niyang wala pang plano si Charlie na kilalanin ang pamilya ni Anne. Kung talagang close sila, baka nasa panganib na ma-expose si Charlie. Sa kabutihang palad, parehong itinayo ang Juan Liu Mountain Villa at Champs Elysees Hot Spring Hotel sa gilid ng burol. Mayroong ilang mga bundok sa pagitan ng 2 lugar. Napakahirap maglakad, at ang mga ordinaryong tao ay hindi pipili ng ganoong daan. Kung tungkol sa pagmamaneho, pagkatapos ng lahat, ito ay 5 kilometro ang layo. At ang Champs Elysees Hot Spring Hotel ay kasalukuyang sarado sa publiko. Kaya ang privacy ay sapat na garantisadong. Kaya, hiniling niya kay Romana na huminto, at mabilis siyang lumabas ng kotse. Naglakad sa isang lugar kung saan walang tao, at tinawag si Charlie. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, nagmamadali siyang nagsabi ng magalang. Master Wade, nakatanggap lang ako ng tawag mula sa iyong lola. Sinabi niya sa telepono na hiniling ng iyong tiyuhin ang kasambahay na bumili ng real estate sa Ores Hill.
At ngayon ay nagsimula na ang pamilya ni Anne ng paghahanda para sa pagpunta sa Oras Hill. Saglit na nagulat si Charlie, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa normal. Alam niyang pupunta ang pamilya ng kanyang lola sa Oras Hill. Kaya hindi na siya nagulat nang marinig ang balita. Huminto siya at tinanong si Mateo, sinabi ba ng lola ko kung kailan siya darating? Nagmamadaling sinabi ni Mateo, bumalik kay Master Wade, gusto ng lola mo na tulungan ko siyang pumunta sa bagong baylang bahay para tingnan ang feng shui. Kung walang problema, sa tingin ko ay aalis na sila. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang nagtanong, by the way Master Wade. Gusto mo bang matugunan ng iyong mga nasasakupan ng ilang mga problema sa feng shui, at pagkatapos ay tulungan kang i-drag ito? Hindi na kailangan. Marahan na bamantong hininga si Charlie, at mahina hong sinabi, maaga o huli, darating ang dapat na darating. At hahanapin ko ito ng paulit-ulit. Kung mayroong iba't ibang mga kadahilanan upang maiwasan ito, ito ay magiging kontraproduktibo. Pagkatapos nito, muli siyang nagtanong, nga pala, nasaan ang bagong binili na real estate ng aking lola? Nagmamadaling sinabi ni Mateo, bumalik kay Master Wade, sa isang lugar na tinatawag na Juan Liu Villa. Ang lugar kung saan ang nasasakupan ay hindi masyadong pamilyar sa Oras Hill at hindi pa nakarating doon. Ngunit ngayon lang hiniling ng subordinate kay Romana na tingnan ang screen ng nabigasyon. Mukhang hindi malayo ang Juan Liu Villa sa Champs Elysees Hot Spring Hotel. Mukhang 1 o 2 kilometro ang distansya ng tuwid na linya. At ito ay dapat na mas mababa sa 5 kilometro sa pamamagitan ng kotse. Kabanata 5462. Wala pang narinig si Charlie tungkol sa Juan Liu Villa, pagkatapos ng lahat, ang lokasyon ng Champs Elysees Hot Spring ay medyo malayong suburb. At hindi siya pamilyar sa mga suburb ng Oras Hill. Gayunpaman, nang marinig mula kay Mateo na ang Juan Liu Villa ay napakalapit sa mga hot spring, medyo nag-alala din ito sa kanya. Kung tutuusin, hindi pa siya handang kilalanin ang pamilya ng kanyang lola. At palaging may panganib na malantad kung siya ay masyadong malapit. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman niya na maaaring hindi ito isang masamang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Lola at ang iba pa ay na-target na ng Warriors Den. At mas mapoprotektahan niya sila kung mas malapit siya sa pamilya ng kanyang lola. Sa pag-iisip nito, sinabi niya kay Mateo, pumunta ka muna sa Juan Liu Villa para suriin ang sitwasyon. Tingnan kung gaano karaming mga tao ang inayos ng pamilyang An doon, at tingnan kung mayroong anumang mga kalapit na miyembro ng pamilyang An. Kung hindi, magdadala ako ng maskara at sasama sa iyo upang tumingin ang magkasama. At sasabihin mo sa kanila pagdating ng panahon, ako ay isang disipulo ng iyong Tezan Dao. Okay, Master Wade. Sumang-ayon si Mateo nang walang pag-aalinlangan at pagkatapos ay sinabi, Master Wade, dahil iyan ang kaso, dapat magmadali ang mga nasasakupan upang tingnan ngayon. Humihingal si Charlie, hihintayin ko ang iyong balita. Kuwit, makalipas ang mahigit 20 minuto, nagmaneho si Romana sa Juan Liu Villa. Ang buong villa ay matatagpuan sa gilid ng isang barrier lake sa kalahati ng bundok. At ito ay puno ng makakapal na umiiyak na mga willow. Tinatayang mayroong mahigit 20,000 hanggang 30,000 na mga puno ng willow sa loob at labas ng villa. Ang barrier lake na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit ang tanawin ay kaaya-aya, at ito ay matatagpuan sa gitna ng bundok, kaya ito ay napakatahimik. Walang gaanong bahay sa Juan Liu Villa, ngunit ang bawat isa ay isang single family villa. Karamihan sa mga taong nakatira dito ay matataas na opisyal at maharlika. Kaya't ang gawaing panseguridad dito ay napakahusay din, at mayroong mga patrolya ng seguridad sa lahat ng dako. Ang pamilyang An ay bumili ng 6 na villa sa Juan Liu Mountain Villa ng sabay-sabay. At ang 6 na villa na ito ay magkakalapit, na nagpapakita ng hugis ng 1 tallest na bituin. 5 sa mga ito ay nasa 5 sulok ng 5 tallest na bituin. At 1 pang villa ang nasa gitna ng Pentagon. Sa ngayon, isang housekeeper ng pamilyang An ang namumuno sa isang team para lubusang linisin ang 5 bahay at imbestigahan ang mga potensyal na panganib sa kaligtasan. Bilang karagdagan sa pagkumpirmo na ang 5 bahay na ito ay walang anumang mga nakatagong panganib tulad ng pagbagsak, sunog, at mga decorrenting circuit.
Kinakailangan din na suriin ang antas ng kaligtasan ng limang bahay na ito. Alamin ang mga kahinaan ng bawat bahay, at pagkatapos ay magsagawa ng mga naka-target na inspection upang palakasin ito. Alam niyang darating si Mateo, kanina pa naghihintay ang kasambahay sa gate ng villa. Pagpasok ni Mateo sa villa, sinimulan niyang tingnan ang feng shui sa isang disenteng paraan. At kasabay nito, nakikipag-chat siya sa kasambahay. Nagtatanong kung sino man mula sa pamilyang An ang mauunang dumating. Dahil matandang magkakilala ang pamilya ni na Mateo at An, at malaki ang naitulong nila sa pamilya ni An. Malaki ang tiwala ng kasambahay kay Mateo, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pangkalahatang sitwasyon. Ang mga taong dumating sa Ores Hill sa pagkakataong ito ay ang kasambahay at higit sa 21 kawani ng pamilya. Ang kanilang trabaho ay maghanap ng tamang ari-arian, bilhin ito, at baguhin ito. Matapos kumpirmahin na walang mga immediate na miyembro ng pamilya ni Ann sa pinangyarihan. Nagpadala ng mensahe si Mateo kay Charlie para sabihin sa kanya ang sitwasyon. Mabilis din namang sumagot si Charlie na malapit na daw. Kaya, sinabi ni Mateo sa mayordomo, "Oh, siya nga pala, mayroon akong isang disipulo na maraming pananaliksik sa mga lihim ng feng shui. Hihilingin ko sa kanya na pumunta at tingnan mamaya. Tayong dalawa ang makakabawi sa gaps ng isa't isa. Sa ganitong paraan ito ay magiging mas komprehensibo. Walang pag-aalinlangan ang butler, napakagaling talaga, salamat, Mr. Hong." Bahagyang ngumiti si Mateo at ikinaway ang kanyang mga kamay, dapat. Mabilis na sabi ni Charlie pagkatapos magmaneho papunta sa main entrance ng Wanliu Mountain Villa. Sinadya niyang magsuot ng maskara para tuluyang mataktan ang kalahati ng kanyang mukha para hindi makilala ng iba. Sa kabutihang palad, ang mga tagapaglingkod na ito ng pamilya ni Ann ay walang masyadong alam tungkol kay Charlie at Chang Ying. At nakamaskara si Charlie, kaya walang mag-uugnay sa dalawa. Nang makita ni Charlie si Mateo, nagkunwari itong gumagalang at tinawag na master. Bagamat naramdaman ni Mateo na hindi niya matatanggap ang dakilang Reg Along ito. Ngunit para maasikaso ang negosyo, nakagat lang siya ng bala at tumango. Pagkatapos, tinawag niya si Charlie sa tabi at nagbigay ng pangkalahatang ideya ng layout ng anim na villa. Hindi na kailangan pang hulaan ni Charlie, alam niyang tiyak na titira ang lolo't lola niya sa villa sa gitna. Halos tumingin siya sa feng shui dito, at sa pangkalahatan ay nakaharap ito sa timog. May tubig sa harap at bundok sa likod, na nakakatulong para sa kayamanan at karera. Gayunpaman, walang uri ng feng shui ang perpekto. Ang ilang feng shui bureaus ay mabuti para sa kayamanan at kapangyarihan. Gayunpaman, natural na imposible na nais na maging malakas ang lahat ng mga katangian. Bagamat maaari itong maging mabuti para sa kayamanan at karera, walang kakaiba sa iba pang aspeto. Naninirahan dito, bagamat ang katawan ay hindi sasaktan ng feng shui, mahirap makakuha ng anumang tulong mula sa feng shui. Bagamat kagagaling lang ng lolo ni Charlie mula sa isang malubhang karamdaman, hindi pa rin naibsan ang kanyang demensya. Kung makakahanap siya ng isang lugar na may magandang geomantic omens at mabuting kalusugan, nang walang gamot o paggamot, ang sakit ay unti-unting naibsan. Dagdag pa rito, tumatanda na rin si Lola, at para sa pangmatagalang buhay, ang feng shui na mabuti para sa kalusugan ang pinakamahalaga. Kaya lang, hindi magiging epektibo ang feng shui bureau na mabuti para sa kalusugan sa basta-basta na pagsasaayos ng ilang dekorasyon. Ang ganitong uri ng feng shui bureau ay mayroon ding napakataas na demand sa kapaligiran. Si Charlie ay natural na walang oras upang baguhin ang pangkalahatang kapaligiran dito. Ngunit nakaisip siya ng isang mahusay na paraan na gamitin ang mga talaan tungkol sa mga porma sayon sa siyam na malalim na banal na kasulatan upang mag-set up ng isang maliit na hanay. Kaya naman, sinamantala niya ang pagiging hindi handa at nagtago ng rejuvenation pill sa kisame ng sala ng villa. Pagkatapos, gumamit siya ng kaunting espiritual na enerhiya upang bumuo ng isang porma sayon sa paligid ng rejuvenation pill. Sa sandaling magsimulang gumana ang porma sayon, ilalabas nito ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rejuvenation pill ng pantay at dahan-dahan. Sa oras na iyon, ang sinuman sa porma sayon ay maaaring sumipsip nito nang hindi nakikita.
Kung isa sa alang-alang ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pil, kung dito nakatira si Lolo, ang mga sintomas ng demensya ay lubos na mapapawi o kahit naganap na gumaling sa maikling panahon. Kahit minsang nagreklamo si Charlie sa kanyang puso na ang kanyang lolo ay malupit sa kanyang ama noon. Matapos marinig ang mga naranasan niya noon, mas nakaramdam siya ng simpatiya sa matanda. Bukod dito, hindi umaasa si Charlie na makalimutan niya ang kanyang mga magulang balang araw. At the same time, umaasa rin siya na kapag nakilala niya ang isang pamilya in the future, maaalala niya pa rin ang sarili niya. Kabanata 5463. Ang nakapagpapagaling na epekto ng isang rejuvenation pill ay napakalakas kapag ginamit sa mga ordinaryong tao. Kahit na ipamahagi ang rejuvenation pill sa pamilya ng lola, sapat na para iparamdam sa bawat isa sa kanila na malaki ang pag-unlad ng kanilang katawan. Bilang karagdagan, gumamit din si Charlie ng kaunting espiritual na enerhiya sa pag-set up ng formation. Sa oras na iyon, ang espiritual na enerhiya ay tutulong sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng rejuvenation pill. At ang pangkalahatang epekto nito ay magiging mas malakas kaysa sa isang solong rejuvenation pill. Ngunit ayaw ni Charlie na mapansin ng pamilya ng kanyang lola ang abnormalidad. Kaya't sadyang ginamit niya ang pormasyong ito para tumulong. Paggamit ng espiritual na enerhiya upang dahan-dahang kontrolin ang pagpapakawala ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ng tabletang pampabata. Sa ganitong paraan, ang mga taong naninirahan dito ay mapapakain ng banayad na espiritual na enerhiya at nakapagpapagaling na epekto araw-araw. Hanggat ito ay tumatagal ng ilang araw, ito ay magbibigay sa mga tao ng mas magaan na pakiramdam. Kung sila ay nabubuhay ng mas matagal, maraming mga sakit na hindi maaalis ang mawawala. Magkakaroon din sila ng napakalaking improvement. Ang pormasyong ito ay patuloy na gagana nang hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Kung ang mga lolo't lola ay nakatira sa ganitong kapaligiran ng higit sa 1 linggo, mas magiging komportable silang mamuhay dito. At unti-unti ding bubuti ang kanilang mga katawan. Ito ang madalas na sinasabi ng mga tao, basein ang mga bagay ng tahimik. Matapos ang lahat ng ito, nagpaalam si Charlie kina Mateo at Romana, at sabay silang umalis. Nang lumabas, sinabi ni Charlie kay Mateo, "Master Hong, nagkataon na lahat kayo mula sa Tizen Dao ay nakarating sa Ores Hill. Kapag dumating ang aking mga lolo't lola, maaari mong hilingin kay Miss Long na pumili ng ilang martial arts masters mula sa Tizen Dao at pumunta sa Wan Liu. Tutulungan nila silang pangalagaan ang aspeto ng kaligtasan ng Villa." Sinabi ni Mateo nang walang pag-aalinlangan, "Master Wade, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ito ng malinaw kay Romana." "Sige." Tumango si Charlie, at bago sumakay sa kotse, sinabi niya, "Ipaalam mo sa akin ang balita ng pagdating ni Lola sa Ores Hill." Mabilis na sinabi ni Mateo, "Okay, Master Wade." Pagkatapos noon, nagmamadaling humabol si Mateo at nagtanong ng may paggalang, "Master Wade, Champs Elysees, ang klase bukas ay magsisimula sa oras sa 8:00 AM. Gusto mo bang pumunta at magsabi ng ilang salita sa lahat?" Bahagyang ngumiti si Charlie, "Naghanda ako ng ilang mga regalo sa pagpupulong para sa mga estudyante. Kaya hindi ako gagawa ng mga talumpati o komento. Bilang karagdagan, darating ako sa Champs sa oras bukas. Upang makita ang iyong kilos sa pagtuturo at pagtuturo sa mga tao." Si Mateo ay nambobola, ngunit kasabay nito ay sinabi niya ng may kaba, "Master Wade, walang katotohanan na pinupuri ka. Gaano kalakas ang loob ng subordinate na ito na magturo at turuan ang mga tao? Ito ay walang iba kundi ang pagpasa ng ilan sa aking karanasan sa mga nakaraang taon sa lahat." Nakangiting sabi ni Charlie, "Hindi kailangang maging mahinhin si Master Hong. Ang dahilan kung bakit tinawag ang martial arts na Dao ay dahil sa kalaliman nito, na malayo sa pangunawa ng mga tao. Mula sa iyong pananaw, ang iyong ibinibigay ay karanasan. Ngunit mula sa mga mata ng mga estudyanteng iyon, mayroon kang libu-libong paraan upang magturo." Pagkatapos nito, tiningnan niya ang oras at sinabi kay Mateo, "Master Hong, mag-abi na ngayon, bumalik ka na at magpahinga ng mabuti, at magkita-kita tayo bukas ng umaga." Magalang na sinabi ni Mateo, "Okay, Master Wade, see you tomorrow morning."
Kabanata 5464. Kinabukasan, maliban kay Romana, lahat ng martial artists na kasali sa Champs Martial Arts Training ay maagang nagising sa mga silid ng Champs Hot Spring Hotel. Naghahain ng almusal ang student cafeteria mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30. Pagkatapos kumain ng mga estudyante, dapat silang makarating sa practice hall sa oras sa alas 7:40. Ito ay orihinal na isang lecture hall na espesyal na ginamit ng Champs Elysees Hot Spring Hotel para sa mga kliyente ng grupo na magdaos ng mga pagpupulong. Maaari itong tumanggap ng daan-daang tao para sa mga pagpupulong ng sabay-sabay. Ngunit ngayon, ito ay ganap na walang laman at naging pangunahing bulwaga ng pagsasanay para sa pagsasanay sa martial arts na ito. Sa practice hall, ang orihinal na rostrum na higit sa 100 metro kwadrado ay na-demolish at pinalitan ng napakalaking arena na may parehong lugar. Dito, ito ang magiging pangunahing venue para sa mga susunod na mag-aaral upang matuto sa isa't isa at matuto pa ng martial arts mula sa kanilang master. Sa harap ng arena, mayroong isang practice field na ganap na gawa sa solid wood floors. Sa oras na ito, higit sa 100 futon ang regular na nakalagay dito. At ang mga mag-aaral ay kailangang umupo ng naka-crossleg sa mga futon kapag nakikinig sila sa klase. Tuwang-tuwa sina Nanako at Aosho kaya hindi sila masyadong nakatulog buong gabi. Pareho silang mahilig sa martial arts, ngunit hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong matuto ng tunay na martial arts. Ang lahat ng nagsasanay ng panlabas na kung fu ay nangangarap na makabisado ang tunay na chi upang malinang nila ang panloob at panlabas. At ang dalawang taong ito ay walang pagbubukod. Pero, bukod sa excited, sobrang kabado din ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa talaga sila nag-practice ng martial arts. At hindi nila alam kung paano ilipat si Chi sa dantian at masira ang mga meridian. Natatakot sila na hindi nila mahanap ang lansihin. Nang nagtatalo ang dalawa, lumapit si Ruli sa kanila at nakangiting nagtanong. Miss Ito at Miss Chin, bakit malungkot kayong dalawa? Ruli. Nakita ng dalawa si Ruli. Bam Antong hininga si Aosho at sinabing. Natatakot kami ni Ruli, Nan Ako, na hindi kami makapasok. Gaano katagal bago ka nakapasok? Saglit na nag-isip si Ruli at sinabing, nagtagal ng mahigit 1 taon mula sa simula ng paglilinang hanggang sa nakita ko ang pagkakaroon ng mga meridian at dantian sa loob. At tumagal ng higit sa 1 taon upang mailipat ang tunay na enerhiya mula sa mga meridian patungo sa dantian. 3 taon. Si Aosho ay labis na nadismaya sa isang iglap at nananjas. Sinasabi na ang pagsasanay na ito ay tatagal lamang ng 6 na buwan sa pinakamahabang. Kaya si Nan Ako at ako ay maaaring wala ng oras para magsimula. Paano ito posible? Nakangiting sinabi ni Ruli, sa mga talento ninyong dalawa, sa tingin ko ay walang problema. Nakangiting sabi ni Nan Ako, natatakot lang kami na wala kaming kakayahang makita ang mga insight. Ito ay isang bagay din ng talento, tama ba? Saglit na nag-isip si Ruli, at sinabing, mga insight, paano ko ito sasabihin, hindi naman ito kasing hiwaga ng sinasabi nito. As if you can really say the inside of your body, but it is actually a kind of sense. At ang mga pandama ng mga ordinaryong tao ay panlabas. Ang panlabas na hangin at araw, lamig, init, pagkatuyo at halumigmig ay maaaring madama ng intuitive sa pamamagitan ng mga pandama. Ngunit ang paggalaw ng totoong chi ay nasa loob ng katawan, kaya dapat mo munang itatag ang iyong sariling panloob na pandama. Ang pakiramdam na ito ay mararamdaman lamang at hindi maipahayag sa mga salita. Kapag nahanap mo na ang paraan, maaari mong matutunan ang misteryo sa 1 araw. Sinabi ni Ruoli, ang pakiramdam na ito ay eksaktong kapareho ng sa mga ordinaryong tao kapag nakikita nila ang iba na nagsasalita ng ventriloquism. Nagtataka ako kung mayroon kang anumang karanasan sa mga ventriloquist. Walang malay na sinabi ni Nan Ako, nakita ko ito sa TV, tila nakakapagsalita sila mula sa tiyan, ganoon ba? Malapit na. Sinabi ni Ruoli, sa totoo lang, ito ay isang espesyal na kasanayan sa pagbigkas. Ngunit, ang ganitong uri ng pamamaraan ay ibang-iba sa paraan ng pagsasalita ng mga ordinaryong tao. Kailangan itong ayusin ang paghinga sa pamamagitan ng tiyan. Upang magamit ang tiyan sa paggawa ng tunog, at kung walang nagtuturo ng pamamaraan. Kung ikaw lamang ang mag-isip nito,
maaaring walang isang tao sa 10,000 tao ang makakaalam ng tunay na misteryo ng ventriloquism. Gayunpaman, para sa mga talagang nakakaunawa sa prinsipyo ng tunog nito para sa mga tao. Ang ventriloquism ay madaling makuha, tulad ng mga ordinaryong tao na hindi maintindihan. At mahirap maunawaan kung paano gamitin ang dantian at meridian upang mailipat ang totoong enerhiya. Bago na imbento ang bisikleta, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang isang bisikleta na may dalawang gulong ay maaaring mapanatili ang balanse habang nakasakay. At kapag natutong sumakay ng bisikleta, mahirap din hanapin ang punto kung saan makakabalanse ang bisikleta. Ngunit sa kasong ito, kadalasan ito ay tulad ng isang layer ng window paper. Kung hindi mo mahanap ang paraan, hindi mo ito mabubutas habang buhay. Ngunit kung mahanap mo ang paraan, maliliwanagan ka sa isang iglap. Kabanata 5465. Dahil sa mga salita ni Ruoli, naunawaan ni Nanan ako at Ao Shu ang misteryo at threshold ng martial arts sa isang iglap. Nakikita ng mga tao ang lahat ng bagay sa mundo at nararamdaman ang lahat sa paligid nila. Ngunit hindi nila maramdaman ang kanilang panloob na sarili. Ayon sa sinabi ni Ruoli, hanggat kayang basagin ng mga ordinaryong tao ang tanikala ng panlabas na pangunawa lamang. At tunay na makabisado ang pamamaraan ng inside viewing, mararamdaman nila ang pagkakaroon ng meridian at dantian. Sa oras na iyon, pinagsama sa isang kumpletong martial arts mentality. Matututuhan mo kung paano ay transport ang dantian at masira ang mga meridian. Thinking of this, tumaas din ng husto ang confidence nilang dalawa. Hinihintay na lang nila ang opisyal na pagsisimula ng klase. At talagang mauunawaan nila ang misteryo ng martial arts sa ilalim ng pagtuturo ni Mateo. Puno ng kumpiyansa si Ao Shu sa oras na ito, at mariin niyang sinabi sa kanyang pink na kamao. Dapat akong maging isang tunay na mandirigma, at hindi ko dapat ipahiya si Master Wade. Umiti si Nan ako at sinabing, napakaganda na mayroon kang ganitong kumpiyansa, Ao Shu. Hanggat mayroon akong isang matagumpay na pasukan. Kahit na matupad ko ang mga inaasahan ni Mr. Wade, hindi ko kailangang mag-alala kung hindi na ako makakapatuloy pa. At least you have my back, mabilis na sabi ni Ao Shu. Salamat, Nan ako, sa tingin ko ay maaari mo pa akong bawiin. Kung tutuusin, ang iyong martial arts attainments ay mas mahusay kaysa sa akin. Kung hindi ako binigyan ni Master Wade ng tableta sa laban natin na iyon. Paano ako naging kalaban mo? Bahagyang natigilan si Ruoli, pagkatapos ay agad niyang sinabi ng nakangiti. Dahil kumain si Ao Shu ng elixir na ibinigay ni Master Wade, kahit papaano ay kasing sarap ito ng iba na nagsumikap ng maraming taon. Sa foundation na ito, siguradong makakapagsimula ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko kung sasabihin ko. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Nan ako, umiti ng makahulugan, at sinabing. Nan ako, mahal na mahal ka ni Master Wade, dapat pinainom ka niya ng tableta, di ba? Nahihiyang umiti si Nan ako, at hindi maiwasang isipin ang kanyang sarili bilang malubhang na sugatan. At nagpapagaling sa kabisera, biglang lumitaw si Charlie sa gabi. Iniligtas siya at tinulungan siyang gumaling, isang malakas na pakiramdam ng kaligayahan ang agad na pumuno sa kanyang puso. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ni Nan ako na ang gabing iyon ng niyebe sa Kyoto ang pinakamasayang sandali sa buhay niya, wala. Nang makitang namula si Nan ako, walang tigil na tinanong siya ni Ao Shu. Nan ako, gumawa ba si Master Wade ng espesyal na paglalakbay sa Japan para bigyan ka ng gamot? Nahihiyang sinabi ni Nan ako, hindi, nasa isang business trip siya sa Japan, siya pala, inihatid niya ako ng gamot. Nakangiting sabi ni Ao Shu, sa palagay ko ay peke ang business trip, at totoo ang gamot. Namula ang mga pisngi ni Nan ako, at siya ay nanghina at sinabing. Ito, hindi ko alam ang tungkol dito. Sa hindi kalayuan sa likod ng tatlong babae, si Romana, na nakasuot ng parehong damit na pang-ehersisyo. Nakikinig sa usapan nilang tatlo. Tahimik siyang tumingin sa tatlong babae sa di kalayuan. At nagulat ako nang makitang mas maganda silang tatlo kaysa sa isa. Lalo na ang babaeng Hapon na nagngangalang Nan ako ay napakaganda. Ang ikinagulat niya, lalo pa, ay ang mga taong ito ay tila mga pinagkakatiwalaan ni Charlie.
At kapag siya ay pinag-uusapan, may higit o hindi gaanong pagkamahiyain at pag-asam sa kanilang mga ekspresyon. Habang nag-uusap sila, maraming tao sa likod nila ang tumatawag kay Mr. Wade. Tumingon ang ilang tao at nakita sina Charlie at Joseph na magkasamang naglalakad. Ang mga sundalo ng Cataclysmic Front at mga miyembro ng pamilyang He ay pawang magalang na yumuko kay Charlie. Tumango si Charlie sa lahat, mabilis na kumaway si Aosho kay Charlie, at masayang sinabi, "Master Wade." Umiti si Charlie sa kanya, hindi napansin si Romana sa kabilang side. Ngunit dumiretso sa ikatlong hanay nilapitan ang tao at nakangiting nagtanong. "Ano ang pakiramdam mo sa lugar na ito? Nasanay ka na ba dito nakatira? Ito ay napakabuti." Nakangiting sabi ni Aosho, "Ito ay isang magandang tirahan, at ang pagkain ay masarap." Agad naman siyang umiti ulit. Nag-aalalang sabi kay Charlie, "Master Wade, pinag-uusapan natin ang martial arts. Sinabi ni Sister Rolly na ngayon lang namin kinuha ang elixir na ibinigay mo, at mas mabilis ang pagpasok. Totoo ba?" Tumango si Charlie, tumawa, at sinabing, "Basta marunong kayong dalawa sa paraan ng paglipat ng iyong tunay na chi at paglubog ng iyong chi sa iyong dantian. Malapit ka ng direktang tumalon sa ranggo ng 2-star o kahit 3-star martial artist." Muling sinabi ni Aosho, "Kanina lang sinabi ni Sister Rolly na ang pagsasanay ng martial arts ay parang pag-eensayo ng ventriloquism. Mukhang mahirap, ngunit hanggat nalaman mo ang mga sikreto, maaari kang magsimula." "Oo." Umiti si Charlie at sinabing, "Tama si Rolly, naniniwala ako na ang maliit na misteryo ay hindi problema sa inyong dalawa. Kabanata 5,466. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, "Ang Tazen script na ituturo sa oras na ito ay ang pinakamahusay at pinakakumpletong alam ko. Ang mentalidad ng martial daw, gamit ito sa paglalagay ng pundasyon, ay tiyak na makakakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. At nagkataon na ang lecturer na inimbitahan sa oras na ito ay may napakayaman na karanasan sa napaliwanagan na yugto ng martial arts. At ang kanyang pag-unawa sa Tazen script ay mas malalim kaysa sa mga ordinaryong tao. Sumunod ka lang sa kanya para mag-ensayo ng husto, at siguradong may makakamit ka." Nataranta namang tumango ang dalawa. Sa oras na ito, sinabi ni Charlie kay Joseph sa tabi niya, "Joseph, dapat mo ring samantalahin ang pagkakataong ito para pag-aralan ng mabuti ang unang kabanata ng Tazen script. Ibibigay ko sa iyo ang follow-up na nilalaman, ang paraan ng pag-iisip na iniwan ng iyong Panginoon ay karaniwang walang silbi pagkatapos mong masira ang madilim na kaharian. Ang talagang nababagay sa iyo ay ang nilalaman pagkatapos ng ikalawang kabanata ng Tazen script na may ganitong mental na pamamaraan. Maaari mong asahan ang estado ng pagbabago o kahit isang mas mataas na master state." Tubos ang pasasalamat ni Joseph at magalang na sinabi, "Ginoo, Wade, please rest assured, siguradong lalabas ang subordinate na ito." Alam ni Joseph ang kahalagahan ng martial arts mental method. Ang hanay ng mga pamamaraan ng pag-iisip ni Master Jackson, kahit na sa pangkalahatan ay medyo kumpleto, ay masyadong mababa sa ranggo pagkatapos ng lahat. Kung ang paksa ng matematika ay ginamit bilang isang metapore para sa martial arts, kung gayon ang mga pamamaraan ng pag-iisip ni Jackson ay higit sa antas ng isang 99 na multiplication table. Sa 99 na multiplication table, imposibleng matutunan ang mga puntos ng kaalaman tulad ng mga function, equation, calculus, at iba pa. Pabayaan ang mga hindi mahuhulaan na mathematical conjectures. Sa parehong kaisipan tulad ng 99 na multiplication table. Pabayaan ang madilim na kaharian, kahit na gusto mong magsanay ng Dzogchen sa maliwanag na kaharian, ito ay magiging napakahirap. Kung hindi, hindi gumagala si Master sa paghahanap ng isang pambihirang tagumpay, at hindi magdadalawang isip na sumali sa Warriors Den para sa isang pambihirang tagumpay. At sinabi rin ni Charlie sa kanya ng lubusan, sinabi sa kanya na ang Tazen script ay may 3 volume at 27 kabanata na siyang pinakakomprehensibo at detalyadong pamamaraan ng martial arts art. Bagamat ang unang kabanata ng Tazen script, kumpara sa paraan ng pag-iisip ni Jackson, bagaman walang gaanong pagunlad sa antas. Ito ay isang set ng sistematikong kaalaman pagkatapos ng lahat. Sa pamamagitan lamang ng paggamit nito upang ilagay ang pundasyon.
Kasama ang nilalaman na unti-unting pagbutihin sa ibang pagkakataon, maaari ba tayong matuto ng mas advanced na mga punto ng kaalaman? Habang nakikipag-usap si Charlie sa maraming tao, pumasok si Mateo sa practice hall na nakasuot ng kulay abong daos na robe. Sa pagpapakita pa lang ni Mateo, maraming estudyante ang agad na natigil sa pag-uusap at itinuon ang paningin sa matandang ito na may hanging engkanto at crane bone. Ano man ang katamtamang lakas ni Mateo, pagkatapos ng napakaraming taon ng paglinang sa tao, mayroon nga siyang naipon na kaunting supernatural na kilos sa kanya. Bilang karagdagan, ang mga magsasaka ay karaniwang nasa estado ng halfbigo sa loob ng maraming taon. At sa isang tiyak na lawak, ang malnutrisyon ay nagpayat silang lahat. At ang kanilang masipag na martial arts ay nagmukhang napakatigas ng kanilang mga payat na katawan, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Kaakibat ng mahabang puting balbas na iyon, mas sikat pa ito. Ang kanyang pag-uugali ay isang napakahusay na plus sa bilog ng metapisika at maging sa bilog ng sining. Kunin ang mga direktor, pintor, at manghuhula bilang mga halimbawa. Kung wala kang malaking balbas, iisipin ng lahat na medyo walang kabuluhan ka. Kung ikaw ay may malaking balbas, kahit na kumuha ka lamang ng isang paintbrush at magpinta ng ilang matingkad na paghampas sa canvas, ito ay magdudulot ng tagay at palakpakan mula sa mga tagahanga. Si Mateo, na may pambihirang ugali, ay lumapit kay Charlie, bahagyang yumuko, at sinabi sa isang magalang na tono. Master Wade, malapit na ang oras, sa tingin mo ba gusto mong magsabi ng ilang salita sa lahat? Umiti si Charlie at sinabi, Master Hong, narito ang iyong laro sa bahay, kaya hindi ko mapapalampas ang host. Tumango si Mateo at saka tumingin kay Joseph sa tabi ni Charlie. Nahulaan niya na ang taong ito ay dapat na ang sikat na pinuno ng Cataclysmic Front. At ngayon napagtanto niya na hindi niya makita ang lakas ni Joseph, kaya nahulaan niya na ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa madilim na kaharian. Sinabi ni Charlie sa oras na ito, Master Hong, malamang na hindi kayo magkakilala ni Joseph. Halika, ipapakilala kita. Siya ang master ng Cataclysmic Front, si Joseph Wan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga kamay at magalang na sinabing, Master Wan, matagal ko nang hinahangaan ang iyong pangalan. Saan iyon? Nakangiting sabi ni Joseph, eto, walang master ng Cataclysmic Front, ang estudyante lang na si Joseph. So in the next period of time, nandito pa rin ako. Heavenly Master Hong, mangyaring bigyan ako ng ilang payo. Si Mateo ay nambobola, at nagmamadaling sinabi, Master Wan, huwag kang mag-alala, wala akong reserbasyon. Pagkatapos niyang magsalita, tinignan niya ang oras, at 2 minuto pa hanggang alas 8. Kaya sinubukan niyang ask, Master Wade, ang oras ay malapit na, kaya ang mga nasasakupan ay dapat magsimula ng direkta. Umiti si Charlie at sinabing, Master Hong, bago ang opisyal na lecture, kausapin natin ang lahat. Medyo nahihiya na sabi ni Mateo, Master Wade, hindi kayo nag-uusap ni Master Wan, paano makakalaban ng mga palakol ang mga nasasakupan mo? Seryosong sinabi ni Charlie, may espesyalisasyon sa martial arts, kahit na ang lakas ni Joseph ay mas mataas kaysa sa iyo, ngunit ang kanyang pundasyon sa martial arts ay mas mababa kaysa sa iyo. At habang patuloy mong nililinang, mas masusubok mo ang nakaraang pundasyon, kaya sa puntong ito, ikaw ang kanyang karapat-dapat na senior. Napakakumbabang sinabi rin ni Joseph, Mister. Tama si Wade, I can be regarded as an introduction to the Wild Way. Bagamat ako ay pinalad na makakuha ng tulong ni Mr. Wade at na-promote sa madilim na kaharian. Tulad ng sinabi ni Mr. Wade, talagang mahirap ang aking pundasyon. Parang hindi pa nalatag ang pundasyon. Ngunit nakagawa na ako ng 10 palapag na gusali ay tila mas mataas ng kaunti kaysa sa iba pang 9 na palapag na gusali, ngunit kung hindi ito maaayos kaagad. Maaaring mahirap na patuloy na umunlad sa hinaharap, kaya kailangan kong matuto ng maraming mula sa iyo at magsikap na maglagay ng matatag na pundasyon. Hindi inaasahan ni Mateo na ang isang sikat na figure na tulad ni Joseph ay magiging napakakumbaba sa kanyang harapan, at agad siyang nabuhayan ng loob. Ang hindi man lang niya inaasahan ay sigurado na si Charlie sa harap ni Joseph na nakapasok na sa madilim na kaharian. Siya mismo, na noon pa man ay magaling na sa pagkalkula,
ay hindi maiwasang makaramdam ng kung anong kirot sa kanyang puso na mamatay para sa kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya, ikinulong niya ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay at magalang na sinabi, "May tiwala ako kina Master Wade at Master Juan, at ibibigay ko ang aking 100% para sa mga lecture na ito."